Nakatira sa bundok ng Kukuro ang pamilyang Zoldyck. Isa sila sa mga assassin na sikat sa buong mundo ng Hunter x Hunter. Ang kanilang lakas bilang isang grupo ng mga assassin ay hindi matutularan. At sila'y nakagawa ng malaking pangalan para sa kanilang sarili dahil sa kanilang labis na tagumpay. Bagaman kakaunti ang mga miyembro ng pamilyang ito, bawat isa sa kanila ay may kasanayan sa kani-kanilang paraan at sumakatuwid ay napakahirap harapin. Higit pang malaga, ang katayuan ni Killua bilang isang pangunahing tauhan sa Hunter x Hunter ay hindi nangangahulugan siya ang pinakamalakas sa kanilang pamilya. Katunayan, may ilang mga Zoldyck na mas malaki ang kapangyarihan kaysa kay Killua. Una, si Miloki Zoldyck. Si Miloki ay ang pangalawang pinakamatandang anak ni Silva. Bagaman siya ay pinalaki upang maging isang asasin tulad ng kanyang mga kapatid, sa kasamaang palad, hindi siya kasing galing ni Killua, Illumi o Kaloto pagdating sa lakas at pagmaster ng Nen. Gayunpaman, si Miloki ay isang matalinong tao na may hindi mabilang na imbensyon sa kanyang pangalan. Susunod, si Kikyo Zoldyck. Si Kikyo ay ang asawa ni Silva at ang mapang-aping ina ni Killua. Hindi pa alam ang kanyang lakas ngunit siya ay ipinahayag na isang gumagamit ng Nen na mausay sa mga teknik na manipulasyon. Malamang na maganda ang kanyang lakas at kakayahan sa pakikipaglaban dahil siya ay membro ng pamilyang Zoldyck. Kaloto Zoldyck, ang pinakabatang anak ni Silva at isa sa pinakabagong membro ng Phantom Troop. Si Kaloto ay isang lubos na talentadong asasin. Tulad ni Illumi, kilala siya bilang isang mausay na manipulator at malinaw na sapat ang kanyang mga kasanayan sa Nen upang makakuha ng pwesto sa troop. Susunod, si Killua Zoldyck. Bilang pinakamalapit na kaibigan ni Gon, si Killua Zoldyck ay isa sa pinakamahalagang karakter sa serya ng Hunter x Hunter. Siya ay isang prodigy na dating tagapagmana ng pamilyang Zoldyck. Gayunpaman, nagpasya siya na gusto niya ang higit pa sa kanyang buhay at pinili niyang iwanan ang bundok ng Kukuro para sa kanyang mga kaibigan. Si Killua ang pangunahing isang transmuter ngunit sapat siyang talentado upang makontrol ang iba't ibang uri ng Nen. Habang umuusad ang serye, napabuti ni Killua ang kanyang estilo ng pakikipaglaban ng sobra na nakapagbigay siya ng maraming mga suntok kay Mento Teopi, isa sa mga Royal Guard ni Meruem. Susunod, si Illumi Zoldyck. Si Illumi ang pinakamatandang anak ni Silva at Kikyo Zoldyck. Ngunit maaring hindi siya maging patriarka ng pamilya. Nakamit niya ang kanyang pagiging membro ng Hunter sa parehong oras tulad ni Killua. Kalaunan ay sumali sa Phantom Troop. Si Illumi ay isang pambirang manipulator, isa sa kanyang mga kakayahan ay nagpapaintulot sa kanya na baguhin ang mga tao sa walang magawang mga puppet. Maaari rin niyang gamitin mga puppet para pumutay ng iba, tulad ng mga inaasahan mula sa isang tunay na gumagamit ng manipulation Nen. Ang mga kapangyarihan ni Illumi ay talagang kahanga-hanga na nagpapaliwanag kung bakit iniraranggo siya ni Hisoka na mas mataas kaysa marami sa mga Zoldyck. Huli ngunit hindi bababa, ang Ren ni Illumi ay isang bangungot na karanasan para sa sinumang mga nasa paligid. Lalo na nagpapakita ng kanyang hindi maipaliwanag na lakas. At ang susunod, si Silva Zoldyck. Hello, what's up? This is Jen's Place. Kung gusto nyo kumita online, subukan nyo itong Mega Pari. I-click nyo lang ang link sa ating comment section at mag-register sa ating link. I-fill up nyo lang itong nasa registration form, ilagay nyo lang yung phone number at email, at mag-proceed kayo sa register button. At once na nakapag-register ka na, pwede ka na mag-deposit sa ating platform. For a minimum of 50 pesos, pwede ka na makapaglaro guys dito sa Mega Pari. Click nyo lang ito kung meron kayong GCash o PayMaya, mas madali. Yan. I-click nyo lang itong GCash at ilagay nyo lang amount at mag-open kayo ng GCash app. And once na nakapag-submit na kayo dun sa GCash app, kunin nyo lang yung transaction number at ilagay nyo lang dito sa reference number button. And click nyo yung confirm. Hintayin nyo lang a few minutes at papasok na yun. Madaming features si Mega Pari. Meron tayong eSports and casino at marami pang iba. Explore nyo lang itong platform guys at sigurado mag-e-enjoy kayo dito sa app na ito. Ayan, susubukan natin itong casino guys. Ito sa casino option, marami kayong pagpipilian guys. Meron Mines, meron Astronaut at marami pang iba. Meron tayong mga available dito gaya ng League of Legends, Mortal Kombat, Mobile Legends and marami pang iba. And once na manalo ka sa isang game, click mo lang itong button at select mo lang withdrawal funds. I-select mo lang iyong preferred na payment option. Select mo lang itong GCash kung meron kang GCash. Ilagay mo lang ang phone number mo and pangalan at ilagay mo ang withdrawal amount. And maghintay ka lang ng few minutes at papasok na agad yun sa GCash mo. Kaya subukan mo na ang platform na ito, mag-download na at mag-register ka na sa Mega Pari. Silva ang kasalukuyang leader ng pamilyang Zoldyck at isang napakalakas na mandirigma. Tulad ni Killua, siya ay isang transmutation Nen user na mahusay sa pakikipaglaban sa malapitan. Bagamat si Silva ay mas may karanasan kaysa sa kanyang anak. Si Silva ay kilala rin bilang isang pandaigdigang assassin na sapat ang lakas upang talunin ang isang mga miyembro ng Phantom Troop na walang maraming problema. Sa Art ng Chimera Ant,
Nagawa niyang talunin si Chito, isang squadron leader sa isang suntok, siya't na nasa ibang antas si Silva pagdating sa lakas. Ang susunod si Zeno Soldic. Si Zeno ay ang ama ni Silva at ang lolo ni Killua. Sa kabila ng kanyang edad, si Zeno ay isang lubhang mabangis na mandirigma na maaaring makipaglaban sa ilan sa mga pinakamalakas na karakter sa Anterix Hunter. Siya ay isang transmuter na gumagamit ng kanyang aura upang lumikha ng mga dragon na maaaring gamitin sa iba't ibang paraan mula sa transportasyon hanggang sa pakikipaglaban. Pinakamahusay na halimbawa ng kanyang lakas ay nang siya at si Netero ay nagpunta upang harapin si Meruem kung saan ipinakita ni Zeno ang kanyang dragon dive. Isang kakayang maaaring makapinsala sa isang malawak na lugar at saktan ng maraming tao ng sabay-sabay. Susunod, si Maha Soldic. Si Maha Soldic ay ang pinakamatandang kilalang membro ng pamilyang Soldic at ang tanging karakter sa serye na kilalang nakipaglabang kay Netero at nabuhay upang ikwento ito. Bagaman hindi gaanong alam tungkol sa kanya o sa kanyang mga kakayahan, mga katotohanan ito lamang ay sapat na upang ilagay siya sa tuktok ng listahan ng mga pinakamalakas na membro ng pamilyang Soldic. At ang panguli, si Aloka Soldic. Si Aloka ay ang pangalawa sa pinakabatang anak at pinakamalakas na membro ng pamilyang Soldic. Bagamat hindi siya marunong lumaban, ang kanyang nakakatakot na kapangyarihan ay nagmula kay Nanika, isang misteryosong nilalang na maaring nagmula sa madilim na kontinente. Sa madaling sabi, kayang gawin ni Nanika ang kahit ano at lahat ng bagay. Si Nanika ay mayroon isang uri ng symbioticon telepatika kay Aloka, ngunit walang nakakaalam kung paano ito napunta sa kanya sa unang lugar. Nang si Gontrix ay mahulog sa koma pagkatapos ng kanyang laban kay Neferpito, ang kakayahan ni Aloka o Nanika na magkaloob ng kahilingan ay nagawang ibalik siya sa normal. Ang pamilyang Soldic ay hindi lamang basta isang pamilya ng mga assassin. Sila ay isang pamilya ng ilang sa mga pinakamalakas na mandirigma sa mundo ng Hunter x Hunter. Mula sa kanilang mga kayansanin hanggang sa kanilang mga natatanging estilo ng pagkikipaglaban. Bawat membro ng pamilyang Soldic ay nagdudulot ng isang bagay na natatangi at nakakatakot sa mesa. Kanilang reputasyon bilang mga hindi matatalo at hindi mahuhula ang mandirigma ay hindi lamang dahil sa kanilang kasanayan, kundi pati na rin sa kanilang hindi matitinag na loob at determinasyon.